Sabi nila, hindi na lang daw mahal mabuhay ngayon, mahal din mamatay. Kaya naman sa isang bayan sa Cavite, may tulong na ibinibigay sa mga pumanaw na bading at lesbiana na hikahos sa buhay. Isang sementeryo eksklusibo at libre para sa kanila. Si Sherry Ann Torres on assignment. Dito sa bayan na Rosario, Cavite, dinarayo ang tinapang salinas. Nakilala rin ang Rosario dahil dito. Ang hari ng kalsada ay hindi mga jeepney, kundi mga beki. Para iwas init ulo sa pagsasaayos ng trapiko, hindi mga maton, kundi mga masasayahing beki ang kanilang pinagmamando. Pero sabi nga nila, beki na siguro ang pinakamagaling magtago ng problema. Masaya man dito sa kanilang bayan, may mga beking may kinikimkim na kalungkutan. 50 anyos na ang propesor na si Arnel at dinapuan na ng sari-saring sakit gaya ng diabetes. At sa mga pagsubok na tulad niyon, nararamdaman niyang tunay ngang mahirap maging beki. Nobody dared to help, even my brothers, kasi di ko alam kung ano yung mga dahilan. So doon ko na-realize, paano na ako pala pag talagang ganito? It's so sad na nag-iisa ka talaga. Ganito na yung kalagayan mo, hindi ka magkakaroon ng family. Matapos ma-ospital at makaramdam ng panghihina, napagtanto ni Arnel ang siguro'y nag-iisang katotohanan sa buhay, na ito'y maiksi lamang. Wala siyang masyadong naipundar at lagi niyang inaalala ang gastusing maiiwan niya sa kanyang mga kapatid kung sakali. Ang inaalala natin hindi naman yung sarili talaga natin yung maiiwanan. Dahil sila yung magbo-worry talaga mahalaga dahil uutang yan, sa saan yan kukuha. Sa pagpapatuloy ng pagsusulong ng karapatan ng mga beki, hindi lang sa hanap buhay kundi pati sa kamatayan ay inaakay sila rito sa Rosario. Taong 2008 nung nagdesisyon yung pamunuan ng isang pribadong sementeryo dito sa Rosario, Cavite na idonate na lamang sa kanilang local government unit itong 2-hectare property na ito. Ang pangunahing layunin dito, mabigyan ng espasyo yung mga pumapanaw na miyembro ng LGBT community o yung tinatawag nila na ikatlong lahi. At ang pangunahing target na mabigyan ng espasyo dito, yung mga pumapanaw na kapuspalan. Eksklusibo para sa mga bading at lesbiana ang isang bahagi ng pampublikong sementeryo. Libre rin pati ang kabaong at ang musikong hehele sa kanilang huling hantungan. At kung maihahabilin, ang gusto nilang pangalan ang isusulat sa libre ring lapida. Kompleto sa kung ano ang disenyo at kulay na nais nila. Si Arnel, gustong ilibing sa tawag sa kanyang Barbie. Wala mang malubhang sakit, naninigurado na raw siya at nagpalista na para mabigyan ng libreng libing at himlayan. Gusto ko kulay pink. Tapos, pakita niyo pa. At syempre, merong Hello Kitty at si Barbie. Para pag naaalala ko ng mga naiwan o mga kamag-anak ko, masaya sila. Ayon sa grupong ikatlong lahi na nakabase rito sa Rosario, 700 ang miyembro ng LGBT sa kanilang bayan. Kailangan din po, dahil karamihan po sa kanila din, hindi naman po sa pag-ano nga, walang-wala rin naman po sila Babawian na lang ng buhay sa mga kamakamag-anak nila. Kaya ngayon, tas wala silang paglalagyan. Tuwing undas, laging usap-usapan ang mga kwento ng kababalaghan. Pero wala na sigurong mas nakakatakot pa kaysa sa pag-iisa. Kaya ako sinasabing laban lang, kasi ayokong matalo ako ng sakit at worries, but I'm prepared anytime. At kahit papaano, dito sa sementeryo, hindi raw siya mag-iisa. Ang mga gay, gusto nila laging ang kasama rin nila mga gay. At hindi natin alam, baka sa ikalawang buhay, silang mga beki, tuloy ang ligaya. Ako si Sherry Ann Torres at ito ang aking assignment.